So, hello guys, welcome to my channel. So, dito sa video na ito, ipakikita ko lang yung HDMI ERC kung paano pagaganahin sa Sony Smart TV papunta ng stereo, yung hi-fi. Meron tayong isang masugid na viewers na nagpapatulong kung paano ang tamang setup kasi hindi niya mapalabas yung tulong ng kanyang TV sa kanyang Sony Hi-Fi na ang modelo is MXCM40. So, ang ginagamit niyang connection na yun is yung HDMI ARC. So, ngayong araw, at medyo free time tayo ngayon, ipakikita ko ngayon yung tamang settings. So, ang ginagamit kong TV ngayon is sa 4K Smart TV ng Sony na HDMI ARC compatible. So, umpisa na natin. So, ayun, para gumana yung ERC natin, importante na yung input na gagamitin mo dun sa TV is yung ERC compatible. So, ang compatible na port para sa ERC, mayroon niya naka-label sa bandang gilid. Ito yung antena. Ito yung HDMI number 2. Yan, may nakasulat siya na ARC. Hindi pala HDMI 2. HDMI 3 pala. HDMI 3, sorry. Yan. So, dyan natin ikakabit ngayon yung isang dulo ng HDMI cable. Okay, so yung kabilang dulo ng cable, of course, dun sa M40 Hi-Fi. So ito yung modelo ng stereo natin, MXCM40. So kung pa, pwede, ganun din ang setting nito sa ibang Hi-Fi system. Katulad ng M60, B73, halos pare-pareho. So sa Hi-Fi, so wala naman masyadong ibang output ng M40. Tsaka nag-iisa na naman ang ano yan, yung HDMI out. So, doon lang natin kabit diretso. Okay, kabit natin sa HDMI. So, itong hi-fi natin, compatible din yan sa HDMI ARC. May naka-label din yan, nakasulat sa gilid. Lapit ko. Yan. TV ARC. Or audio return channel. So, ibig sabihin nito, kapag doon ka nagpa-play ng source sa TV, diretso sa TV, automatic yung TV mag-send ng audio signal papunta doon sa hi-fi. Okay. So, press menu para pumunta ka dito sa home screen. And puntahan natin yung settings. Ayan. Dito lang nag-navigate sila sa remote control, left and right, up and down. So, guys, hindi ito yung original remote. Yung original remote itong X70G, medyo mahaba, tapos mayroong mga shortcut ng YouTube buttons or dedicated buttons. So, punta ako sa settings, then scroll down, punta tayo sa setup, then all the way, go down, then punta tayo sa Bravia Sync Settings. Ayan, ito muna mong i-adjust Bravia Sync. So, dapat naka-on. Kasi pag naka-off ito, hindi siya mag-send ng communication. Yung synchronize. So, dapat naka-on. So, i-on natin to. Tapos yung auto device off, pwede mo rin siyang i-off or pwede mo siyang i-on. Meaning, pag nag-off yung isang device, kung saan susunod yung isang naka-connected na device sa kanya. Then, balik nila yun dun sa AV setup and Bravia Sync. Puntahan natin yung AV setup. Audio video setup. So, go down. And scroll mo lang to. Punta ka tayo sa speaker system. And so, yung speakers,
dapat nakaset yan sa audio system. Kapag naka-TV system yan, walang communication yan. Yung tunog doon lang sa built-in speaker ng ano, ng TV. Okay, so para mag-activate yung HDMI ARC, audio system dapat ang setting nito. Then yung sa digital out, itong model na to, meron siyang tatlong setting, 021, 022, and PCM. Actually, lahat naman ito gumagana. Yan. Kahit ilagay mo sa SPTM, okay. Pag ilagay mo sa auto, okay din. So, walang problema. So, isa-set ko doon sa auto. Sa ibang TV, ang setting niya, doon na sa PCM. Pag sa ibang settings, hindi gumagana. Pero dito sa TV na to, compatible pati auto 1 settings. Okay. So, after the connection, so, balik tayo. Okay, processing, AV setup. Yan. So, bali yun ang tatlong importante. Number one is, ulitin natin, dapat naka-on yung synchronize. Yung Bravia sync control. Then, sa AV setup, nakaset to sa digital out. Kung hindi compatible yung auto, kung hindi compatible tong auto setup, yung auto option, pwede natin lagayin sa PCM. Then, number 3, itong speaker option. So, dapat nakaset siya sa audio system. Ayan, okay. So, after, okay na yung setting. So, punta tayo sa testing. Volume natin. So, kapag gumagana yung TV volume, ganito ang display makikita nyo, yung icon. Okay. Walang sound, so punta tayo sa option. Kung walang na-detect na device, ibig sabihin na may problema tayo sa connection. Yan. So, okay na-detect na. Medyo kanina, medyo hindi ko lang na napasok maigi yung HDMI cable sa likod ng ano ng importing. So ayan, na-detect niyo na ngayon yung system. HDMI 3. Okay guys, kanina hindi na-detect yung TV yung ano, yung hi-fi kasi medyo maluwag yung pagkakasaksak. So may balik tayo ngayon dun sa YouTube. So, ganyan, pag nagana na yung audio system, pag pinrest mo ang remote ng TV volume, ang lumalabas sa screen is audio system volume. Yan. Ibig sabihin nun, okay na yung connection. Gumagana na yung audio system natin, yung importing. So, okay guys, so naintindihan po ba? Nakuha niyo po ba yung ano, ng settings natin? So, maraming salamat sa panunood. Kung may katanungan po kayo, paki-comment na lang po sa baba. Huwag pong kalimutan mag-subscribe, like, and share. Maraming salamat po. Thank you. Thank you very much po.